Hi guys, welcome back to my channel. It's another video po. Ang pagkain po natin ngayon ay tuna pasta carbonara. So yung ginamit ko na pasta ay bow ties ang tawag dito. So pwede po kayong gumamit ng ibang pasta na gusto nyo para dito sa tuna carbonara. And may recipe po ko nito. Una nyo yung mapapanood bago itong short na video ko ng pagkain ng carbonara. So, na-miss ko po kayong lahat. Ang oras ngayon dito ay alas 4 ng madaling araw. And marami akong gustong i-chika sa inyo. Kaya ako nag mukbang ngayon. Hindi dapat ako magmumukbang. Ano, dapat cooking vlog lang. Pero marami akong gustong i-share sa inyo ng mga pangyayari dito sa Taiwan and dito sa dorm. And hinahanap natin yung boxes kasi nga may natutulog. And meron ako dito ng juice. Tinimpla ko lang ito. Wow, orange juice. And happy 8,000 subscriber po pala sa akin. At maraming salamat po sa mga subscriber ko dahil naka 8,000 na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta kahit po. Wow! Bihira na lang po ako mag-upload ngayon. So, thank you po para sa 8,000 subscriber. Ang init po sa para. So, kain muna tayo and marami akong i-chika sa inyo. Sobrang creamy niya. Nag-carbonara talaga ako kasi 8,000 subscriber na nga tayo. Then, pamimigay ko siya mamaya sa mga friend ko. Ayaw na lang naka-itim ng carbonara. Sobrang simple lang yung ingredients na ginamit ko dito. Kaya, panoorin niyo po yung recipe vlog ko. So, itong video na to is more on salita. So, hindi po ko yung mukbang talaga na kain talaga sa video na to. Magkukwento po ako sa inyo. Una, is itong lugar na to is laundry room. From the start na lumipat kami sa dorm na to 5 years or 6 years ago is dito na talaga kami nagluluto dahil yung pwesto sa rooftop is hindi kasya lahat kung doon magluluto. So dahil may isang socket dito or saksakan, dito kami nagluluto talaga. Ayan, yan. Diyan kami luluto ever since 5 years or 6 years ago. And suddenly bawal na po magluto dito sa laundry room dahil sa pandemic na nagaganap sa Taiwan. So one person lang ang pwedeng dito sa laundry room. So hindi pwedeng may naglalaba and nagluluto. So out na ako dito. Kaya lipat ako sa rooftop, which is okay naman, kaso lang mas marami kaming tao na nagluluto doon. So nasaan ang social distancing? Syempre wala, unless dito ang mga tao pag naglabas sa washing, hihuhulog lang yung coins, then lagay yung mga damit, sabon, downy, then aalis na, then ako may iwan ako magluluto. So may konting social distancing unless sa taas marami kami nagluluto. Itong table na to naputol tayo. So yung ganitong klaseng table, dalawang tao ang pwedeng magluto. 31 na tao po kami rito sa dorm. So yun na nga, then meron kami doon lababo, isang tao lang ang pwedeng maglaba, pero nagugugas kami ng plato. So, napupuno pa rin yung sink. So, wala pa rin social distancing.
So, nagmukbang ako ngayon dito kasi ang sabi lang naman, bawal magluto. And hindi na ako kumakain dito. Kaya may tao o wala, sa loob na ako ng kwarto, kumakain. So, ang daming bawal. Hindi pa po naka-lockdown ng Taiwan. Alert level 3 pa lang po dito. Then yung paglabas-labas namin, kailangan naka-monitor temperature sa company, ganun din. So, kung mapapanood niyo yung cooking vlog ko, iba na yung table, iba na yung setup sa rooftop na yun. First time kong gamit itong bowtie pasta. Mas type ko siya. Kaya hindi ako masyadong nakakapag cooking vlog or mukbang is lagi may tao sa rooftop. Kasi yun ang pinaka public area namin dito sa dorm. Unless dito more on sa hand wash kasi mga tao tayo, mga Pilipino. So, yung washing machine, hindi siya all the time nagagamit. So, kaya nakakapag-stay ako rito. Pero dahil pinagbawal, so susunod tayo sa rule na bawal magluto. And one person lang dito sa laundry room. Ngayon, wala naglalaba kasi madaling araw. And kami ni Alan, dalawang buwan na kami yung hindi nagkikita. Kaya ang ganun na may tao sa rooftop naglalaba. Ano na yun? Alauna ng madaling araw. Inintay ko muna siya makatapos maglaba, saka ako nagluto nito. Pwede naman kaming sabay, kaso lang, syempre, maingay yung tunog ng gripo. Then, gamit na yung table na gusto kong pagpestuhan. Kasi mas mababa yung table na yun, mas abot kapag nag-vlog ako. Sana matapos na itong pandemic na to, then i-request ko ulit na pwede ba akong ulit magluto dito sa laundry room. Kasi nga, sobrang dami namin sa taas kapag doon ako nagluluto din. Yun nga, hindi tayo makakapag-vlog. Walang vlog. Tiyampuhan lang ang pag-vlog ko kung walang tao. Yun lang. Medyo napag-usapan ako nung nakaraang araw kasi nga ako lang yung mahiling magluto dito sa laundry room, which is nakasanayan ko kasi ever since na dumipat kami rito sa dorm. Then yung mga dating mga kasamahan ko na dito rin nagluluto, kasama ko rin sila dito, pero dahil mga bagong mga tao na mga kasama ko, prefer nila magluto sa rooftop. Makalungkot lang.
And medyo nagkaroon pa ng issue kasi sa pagkakaalam ko, nakita ko sa CCTV na nagluluto dito while may naglalaba. Then, may nakarating naman sa akin is sinadya akong isumbong kasi hindi ko alam. Hindi daw siya makapaglaba kasi nga nandito ako kasi nga may patakaran na. Which is naiintindihan ko naman. Pero at first, medyo yun na, sumama talaga ang loob ko na if ever totoo yung bulong-bulungan nyo na may nagsumbong, parang ang sama lang. Yun lang. Century 2 na lang yung ginamit ko rito. Ano to? Tipid version ng carbonara. Yun. Gusto ko lang magmukbang para lang makachikahan ko ulit kayo din para meron kayong mapanood. And as of now, extended yung level 3 namin sa July 26. Pero pagdating sa July 13, may mga ibang restaurant na tumatanggap ng dine-in. So, finally makakakain kami sa labas. Pero limited pa rin yung tao sa loob ng restaurant. So, siguro baka lagi punuan or laging reserve yung mga restaurant. So yun po, sobrang hirap lang kasi pati sa pamamalengke, may mga araw kami na pwedeng mamalengke tulad ko, ano ko, nakabase sa last digit ng ERC number namin dito yung pamamalengke. So kung tumapat yung day off mo na add, ano ko, even ako. So tuwing ano siya yun, Monday, Wednesday, Friday, iba-iba. So, ngayon, Sabado, day off ko, hindi ako nakapamalengke kasi nga Sunday ako nakaschedule na mamalengke. Kaya bukas mamalengke ako. So, yun na po yung vlog natin. Sobrang short lang po. Gusto ko lang po mag-thank you sa inyo para sa 8,000 subscriber. And yun po, pasensya na po kung hindi po ako palagi nakakapag-mukbang or cooking vlog is dahil nga po sa pandemic na nagaganap ngayon, maraming rules dito sa dorm. Yung pa na bawal nga tayo mag-share ako ng pagkain. Bawal sharing of food. Pero pupuslit natin kasi nga aanhin naman natin itong maraming carbonara. Hindi ko ito kaya maubos. So, i-share natin siya nang hindi nakikita sa CCTV. Then, bawal kami pumunta sa ibang room. Sa labas lang kami ng room. And bawal kami pumunta sa ibang floor kung hindi naman importante yun sa dyan. Parang ganun. Pero hindi pa rin naman siya nakusunod. And bawal din tumambay sa labas. Tulad itong ginagawa ko. Bawal ito. Pero dahil madaling araw naman at syempre Pilipino pa ito. And walang tao ngayon dito sa labas. Lahat tulog din ako lang mag-isa ang nasa labas kasi nga tinggabi ako kanina, meron akong kasama sa taas na rooftop pero pang umaga yun, natulog na siya kasi isang tao nga lang ang pwede maglaba, gusto niya mauna siya kaya naglaba na siya agad. So yun, kung ano yung mga bago namin mga patakaran dito, yun dapat lagi naka-face mask paglalabas ng door. Yun, so maraming salamat po ulit sa 8,000 subscriber and yun po, ingat po kayong lahat and sana po huwag po kayo magsawang manood at supportahan po yung mga video na na-upload ko kahit po paminsan-minsan na lang. So yun po, thank you po, bye!